Umabot na sa kabuuang bilang na 24 ang kaso ng diarrhea sa bayan ng Karamuran sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon kay Provincial Water Sanitation and Hygiene Head Engineer Leo Arman Gapas, umpisa buwan ng Mayo hanggang Agosto 15 ngayong taon ay nagkaroon na ng 24 na bilang ng mga nagtatay at sumasakit ang tiyan sa ilang barangay sa nasabing bayan. Pinakamaraming bilang ay mula sa Barangay Datag East kung saan 13 mula sa magkakapamilya at magkakapitbahay ang nagkaroon ng diarrhea. Aniya, nagsagawa umano ng water sampling sa mga water sources nito at lumabas na may mga nakitang microorganisms dito. Kasalukuyan ay nagpapatuloy naman ang pag-supply ng mainom na tubig sa mga apektadong barangay. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Botong Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Batangas, nahulog sa kamay ng mga otoridad ang most wanted person na nakapatay sa kanyang kabrad sa Batangas City. Sa report ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte kay Police Regional Office Carabasso Regional Director Police Brigadier General Carlito Gases, kinilala ang nadakip na akusado na si Pilisissimo Padilla, 35 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Santa Rita Carsada sa nasabing lungsod. Nahuli sa ikinasang manhunt operation ng Batangas City Police Station, Provincial Intelligence Unit at Maritime Police Station Special Operation Unit 3. Ito nga si Padilla bandang alas 8:15 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 4 Batangas City para sa kasong murder at walang kakulang piyansa. Batay sa investigasyon, bandang alas 10 ng gabi noong October 23, 2022, ang biktima na si Delphine Gunday ay dumaras sa anibersaryo ng Batangas Parsitarian Fraternity. Sa parehas na okasyon ay kasama din ang akusado habang nagiinuman. Bigla na lamang bumunot ang suspect ng baril at pinaulan ng balang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa pang isugod ang biktima sa Batangas Medical Center pero idineklara nga dead on arrival. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Arestado dito ang isang lulo makaraang makitaan ng illegal firearms kabilang ang iba't ibang klase ng mga bala ng baril matapos ihain sa kanya. Ang search warrant operation na ginanap ng Quezon PNP Command sa pamumuno ni Police Colonel Lidon Monte sa sityo, Barangay Lusakan, Chaong, Quezon. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang suspect na si Metedeo Carandang Montilla, 64 anyos, nakatira sa nasabing lugar. Lumitaw sa pagsisiyasat ng mga investigador ng pulisya na kumpiska ng mga otoridad ang isang caliber 45 pistol na may 5 bala at mga bala ng caliber 22 revolver at ganoon din ang mga bala ng caliber 38 at 9mm. Ang lulong suspect ay pansamantala nakakulong ngayon sa habang inihahanda ang kaso laban sa kanya at kakaharapin nito ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 or Illegal Possession of Firearms Ammunition. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukia. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Patay ang isang pusakan na magandang katol dapper matapos manito hanggang manlaban sa mga kapulisan sa gitna ni kinakasang Hot Pursuit Operation laban sa sospek pasado alas 5 ng hapon nitong nakaraang araw sa Barangay Santo Domingo sa Erosin, Sorsogon. Ayon sa ulat ng Erosin Municipal Police Station, isang negosyante sa bayan ang hinolda na umano'y ito'y habang sakay ng motorsiklo kung saan natangay man ito ang perang nagkakalaga ng 52,000 pesos. Kagad naman tumakas ang sospek patungo naman sa Barangay Santo Domingo habang kagad naman na nagsumbong sa mga otoridad ang negosyanteng biktima. Nagsagawa rin kagad ng Hot Pursuit Operation ang mga otoridad at naabutan ng suspect sa naturang barangay. Sinubukan pa sana itong pasukin ng mga otoridad ngunit nalaban ito gamit ang caliber 45 nitong baril ang dahilan para mapatay ang suspect. Samantala, hindi na naibalik pa sa negosyante ang biktima nanakaw na pera dahil sa wala na itong suspect nang mangyari ang inkwentro. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!